Hi. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel ulit. Doon sa ating mga masugid na taga-subaybay dyan sa ating channel and followers sa Facebook account natin. Magandang araw sa inyo. And doon sa mga bago naman na naligaw dito sa ating channel, magandang araw. Maulan-ulan ang ating panahon, pero mas mainit itong ating pag-uusapan kasi tungkol to sa mga kumpanya na hindi uma-attend dyan sa Sena, no? Ang discussion natin ngayon ay tungkol dun sa question na ano mangyayari kapag ang employer or yung company ay hindi dumalo sa single entry approach or Sena. Pero bago ang lahat, shout out muna natin. Ipopost ko dito yung shout out mga followers natin na masugid sa channel natin tsaka sa Facebook. Now, ang pag-uusapan natin ngayon actually is one of the questions na nakita ko doon sa comment section ng ating YouTube channel. And yan ang tanong niya, ano mangyayari kapag hindi naka-attend ng first conference sa Sena yung employer? So, syempre, lalahatin na natin sa discussion natin paano kung hindi na naka-attend ng second, etc. Ano yung consequence? Ano ang mangyayari? But before we start, panoorin niyo muna ang ating YouTube rules na dito. Okay, tuloy natin ang discussion natin. Bale, nag-Sena, nag-file ng Sena si complainant, or actually ang complainant, ang tawag dyan sa Sena is requesting party, no? Hindi pa siya complainant kasi technically it's not a complaint yet. Ano pa lang naman yan? Conciliation mediation, ano? So, si requesting party, si employee, nag-file ng request for assistance, tapos supposedly umattend itong si company, no? Si employer as responding party naman. And ang mandate kasi ng SIADO dyan na dapat tapusin nila ang kanilang facilitation of the conciliation mediation facilitation of settlement within the 30 calendar day period. So ang sabi ng ating SENA rules of procedure, they can set as many conferences as possible, no? As deemed necessary by the SIADO sa loob ng 30 days. Now, ang 30 days pwedeng ma-extend yan for a maximum of 7 days basta mutually agreed upon by the parties. Pero yun na nga, ano ang mangyayari kapag sa first conference si employer ay hindi naka-attend sa Sena conference? So basically, ang ginagawa ng SIADO natin dyan kapag nag-file ng request for assistance si employee, nagsiset siya agad dyan ng 2 conferences, conciliation mediation conferences na may dates na, no? Ngayon, sa date na yan, kailangan pumunta yung parties. However, kung hindi makapunta si employer, i-reset lang yan doon sa second date. Kasi 2 dates nga, di ba? So, sa una, hindi naka-attend. So, sasabihin ng SIADO dyan, sige, sa susunod na lang tayo. Reset na muna natin yan. Now, assuming na sa second schedule, hindi pa rin umattend si employer, then that will fall now as ground for pre-termination of the SENA, no? SENA proceeding. So question, ano naman ngayon kung ma-preterminate ang Sena proceeding? Kapag na-preterminate ang Sena proceeding, then the requesting party may request for the issuance of a referral. So yung referral, ito yung letter na galing sa SIADO na parang requirement bago mag-file ng formal complaint sa NLRC or sa labor arbiter si empleyado. Kasi nga, sa ating batas, hindi pwedeng i-entertain ni labor arbiter ang complaint na hindi dumaan sa Sena. So ang proof na dumaan sa Sena ang isang labor complaint or labor dispute, mayroon siyang hawak-hawak na referral form galing sa SIADO na nag-Sena na sila at hindi naman naayos. So isa sa mga grounds for determination of the Sena proceeding ay yung failure of the responding party to attend the 2 mandatory the 2 conciliation conferences, no, na nakalagay sa schedule nila.
Ngayon, kung halimbawa nagkaroon ng resetting, nagkaroon ulit ng panibagong schedule, provided it's still within the 30-day period, eh dapat ang schedule na yan should not be more than 3 days now from the time of the original schedule. So kung halimbawa, June 10 ang original schedule nila, di, hindi dapat talagpas ng June 13 yung replacement date sa kanilang resetting. Parang ganun ang sinasabi ng rules dyan. But since meron ng second schedule dyan, normally kung halimbawa sa first hindi nakarating, then pupunta sila sa second agad yan. Pero kung second na tinamaan at naka-attend naman sa first, so baka pagbigyan pa ng another chance si company para magkaroon sila ng conference dyan. So again, as we said, walang adjudicatory power itong SENA, ang mga siyado natin. Ibig sabihin, sa SENA walang nanalo, walang panalo, walang talo dyan. It's just that kapag hindi na kasi na ang mandate na kasi ng mga siyado is to facilitate the settlement agreement of the parties. Kapag hindi naman sila talaga interesado, there's a failure, hindi talaga pwedeng mag-settle, then they will just issue the referral and then you go up to compulsory arbitration, which is already the labor arbiter. So yun lang yung consequence yan. No? Marirefer lang, magiging isang formal case na, instead na napag-uusapan, magiging formal case na. Although I'm not saying na sa labor arbiter level, hindi napag-uusapan, kasi meron din dyan, compulsory arbitration nga yan, meron dyan mandatory conferences na mag-uusap din sila ng possible settlement. Pero sa SENA, napaka-informal, which is a good opportunity sana for the parties to really settle the case, to talk about settlement, kasi wala masyadong technicality. But then again, if the company is not so interested, then sayang. And with that, siyempre, akyat sila, magiging maisyuhan ng referral at magiging isang formal complaint na siya. So again guys, I hope you learned something from this video. Thank you for watching and I hope to see you in my next video. Goodbye.